Reverend Abner Abatayo. So, first of all, good morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, even in California and in Canada. So, bear with me. And I thank God first, of course, to the life of my sweet angel, Patricia. Alam niyo, si Patricia ang talagang love ko nung baby pa to, eh, nung bata pa, 8 years old. Siguro, ito doon yun, mga 46 years old. Gustong-gusto kong pakinggan yung sinasabi ni Patricia sa akin. Eh. Pastor Malbas, buong buo eh. Pastor Malbas. So, thank you, Patricia, sa iyong buhay. You are indeed my angel that sent to me. Ha? Alam mo, natutuwa ako dito kay Patricia dahil ano to eh, hindi ko maintindihan sa panahon ng pangangailangan ko, biglang dumadating ito sa buhay ko eh. Ha? Without ano, any beep-beep, no? Wala namang ano yan, papasok bigla yan. So, Pastor Abner and to all Arwin members, happy, healthy, blessed 17th anniversary. Ha? Purihin po ang Diyos. So, without too much ado, I would like to share to you my outline. So, ito po ang aking outline. Ayan. So what is the title of our preaching or teaching today for the 7th anniversary of Arwin? Live out your faith. So, again, ito ang natin, title. Live out your faith. So, in your mind and in your own understanding, and it could be your opinion, what is living out your faith? Ano ba ibig sabihin yan? What does it mean to live out your faith? So, siguro, papatuloy lang natin, ito yung tanong pa lamang na gusto kong maunawaan mo at maunawaan ko rin. Kasi sa akin pong pag-aaral, inaalam ko kung ano to ang title na to. Alam niyo po ang title, hindi mo magagawa na tema rin yan kasi title pa lang yan eh. No? So, what does it mean to live out your faith? What is to live out in Merriam-Webster Dictionary? Punta muna po tayo rito para maintindihan natin. No? Ang sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, to live out is an idiom and phrasal verb. Ayan ha. An idiom and a phrasal verb. Kasi, in particular, this phrase was taken from Matthew chapter 5, verse 16. Ang sabi ni Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, quote and unquote, if you live out your life in a particular place or in particular circumstances, you stay in that place or in those circumstances until the end of your life or until the end of a particular period of life. Kung ganun pala, yung salitang to live out your faith, eh, kailangan habang buhay ka, no, hanggang sa kamatayan, naruroon ka, hindi ka umaalis, anuman ang whatever circumstances you are in your life today. It could be from external to internal
condition and situation of your life, still you need to live out your faith. So, therefore, we can primarily say that live out your faith in particular circumstances till the end of your life. Sinasabi kung ni Merriam-Webster Dictionary na yung to live out daw ay kailangan na dudoon ka, nakapalood ka, nananatili ka hanggang sa kamatayan mo, hanggang end of your life. Sa pananampalatayang yon o sa circumstances na yon. So, para sa akin, ayon sa akin pangunawa kay Webster Dictionary, live out your faith in particular circumstances till the end of your life. Huwag kang aalis doon, huwag kang lalabas doon. Pero, hindi pa pwedeng dagdagan. So, paano? Paano yun na magpapatuloy ka hanggang buhay mo, hanggang kamatayan mo doon sa iyong pananampalataya? Of course, you need to talk about your faith respectfully to others. Kaibigan, my dear friends, my brothers and sisters, no? You can have faith, a salvific faith, or the salvation faith that you had received by grace through faith in Christ Jesus, but you could be too boastful of yourself. So when you are talking about your faith, you need to talk about it respectfully to others. Huwag po tayong tira ng tira, banat ng banat, nangahamak ng liliit ng ibang tao. Katulad ng ginagawa ng ibang mga relihiyon at sekta para maitanyag lang ang kanilang pananampalataya kahit, I'm sorry to tell you, kahit po palasubas ang takbo ng kanilang mga pamumuhay at pag-uugali, pero ay still na pinakikita nila, oh, ganito kami. No? So, not only that, and be willing to extend. When you are talking about your faith respectfully to others, you must be willing to extend grace through your good works or deeds so that men may glorify your Father in heaven. Pwede pong ligtas ka, paniwala mo. You believe firmly and you hold firmly that you are saved by God's grace through faith. Pero kung di naman makita yung mabuti nating gawa o pamumuhay o hindi man lamang tayo nag-iilaw sa ibang tao, my dear friends, your faith is baloney. Baliwala yan. Hindi ka makapaniwala sa harapan ng tao. So, doon pa lang po tayo, no? Kay Merriam-Webster Dictionary. Ngayon, to live out your faith, this is how I understand the title. So, to live out your faith means to live excellent or to live beyond your faith. Are you with me? No? To live out your faith means to live excellent or to live beyond your faith. Hindi ka lumalabas, nakapalub ka, pero may dinadagdag kang sa iyong pananampalataya, makita yung mabuti mo namang buhay at gawa. Mag-thumbs up ka kayo kung okay, kung hindi naman, dyan yan. Okay. So, to live in your faith, what does it mean? Gusto mo, dito lang ako sa pananampalatayang ito, mananatili ako sa pananampalatayang ito. Ano pa po ba ibig sabihin yan? So, you need to relate the Word of God to yourself. Kasi kung meron kang pananampalataya, if you have faith in God or you have faith in Jesus, you need to relate the Word of God first to yourself. Hindi yung gusto mo lang matutunan ng iba
na ikaw ay mahusay, you are supremely good, you are indeed can memorize the scriptures word for word. Pero kung hindi mo naman na i-relate yan sa sarili mong buhay, sa mga mahal mo, sa mga buhay, sa mga magulang mo, kapatid mo, sa mga kaibigan mo, sa mga associate mo, hindi mo naman ma-relate yung word of God na yun sa iyong sarili, eh napakahirap din po nun. So paano? Of course, you need to apply faith to your life in order to glorify God by shining your light to all men. My dear friends, di pa tayo nag-uusap patungkol sa pananampalataya rito kasi, you know, Matthew chapter 5 verse 16. If you will just read it carefully and intently and forcefully, you cannot find a literal word on that text regarding about faith. Kasi ang faith dito ay just maybe an assumption or presumption. Pero mauunawaan po natin ang kabuuan bakit merong kailangan yung live out your faith. So, according to Hebrews 11:6, sabing ganon, quote and unquote, without faith, it is impossible to please God. Eh kung wala kang faith, kailanman hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. At kailanman, piyado ko, hindi ka mag-iilaw ng matino at maayos sa sanlibutan ito. Why? Because anyone who approaches Him, approaches God, must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang sabi rito ng Hebrews 11:6. So, relate the Word of God to yourself. Alam niyo po, ang marami po ang nagiging problema, suliranin, kasakitan, kalungkutan ng Kristiyano, eh, hindi ko malaman kung talagang mayroong pananampalataya na sila'y naipapakita. Kasi kung, if you will just discuss and read the writings of St. James, eh, sasabihin ni St. James, ang sasabihin ni St. James dito, ang sasabihin po ni St. James dito ay ito, you have works, but you don't have good deeds. Para ano yan? Ano ang ikabubuti niyan ng iyong pananampalataya? Eh, wala ka namang makita sa iyo mabuting gawa. My dear friends, faith and good works should be hand on hand. Hindi sila pwedeng i-contrast, hindi sila pwedeng i-comparison mo. Sapagat if you have faith, you can have good works. Alam niyo ang Arwin, kagaya ng Arwin, no? Ay kinuha to sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. For by grace, you are saved through faith. Grace through faith, not by your works. What kind of works is that? Of course, the works of the law of Moses, which is specifically the law of circumcision and outside or external practices of Israelites. So, sinasabi naman dito sa Hebrews 11:6, eh kailangan, napaka-imposible kung wala ka namang faith. So, you need to connect your faith to the existence of God in order that God may please you. Okay? So, to live in your faith could mean to live within the boundary or parameter of your faith. Doon ka sa boundary ng iyong pananampalataya. Okay, you are saved by grace through faith. But my dear friends, mayroon pong kasunod doon sa Ephesians chapter 2,
verses 8, meron pong hanggang 10 yan. Ang sabi doon, you are God's workmanship. Sa Tagalog, you are God's obra maestra. Nililok ka ng Diyos. Siya mismo ang lumikha sa'yo sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay. At pagkatapos, inihanda ka niya nung una pa man para gumawa ng mabuti. Ngayon, kung sasabihin mo lang, I am saved by grace through faith. But my dear friends, don't forget to do good works. Good works cannot save you. But good works is the result of being born again or being saved by the grace of God. Diyan tayo nagkukulang. Madalas. Sabi na rin, basta tayo, ligtas tayo sa ganang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Okay! But does not necessarily mean that you don't need to do good works. Eh, anong good works ba ang dapat mong makita sa inyong ibang tao? Ayan. Pag-usapan natin yan, ha? Pamaya. Anong good works? Kailangan ka pa magpa-circumcise? Ganon? Ha? Anong uri ng good works ang dapat makita sa iyo at sa akin? Ayan si Jesus. Nag-share sa mga alagad niya at mga tao niya. O wala silang mga face mask, face shield, walang social distancing. Sabi nila, basta ito, discipleship. Makinig kayo, ha? Eh, hindi na natin yata magawa ngayon niya, eh. Ha? Okay, tuloy tayo. Eh, kasi kung sa panahon na yan, at merong COVID, baka hanapan kayo dyan ng, ano, ng vaccination. Ano ba na vaccinated sa'yo? Di ba? Pfizer, Astra, Seneca, etc. Okay, so what is faith? Muna natin mabilisan. Ang sabi po ni Google, ginugol ko eh. Ha? Sabi niya, yung faith, it does not make things easy. It makes them possible. So, in our language, our own language, sabi nga nun, ang pananampalataya, hindi ginagawa ang mga bagay na madali. O, minamadali mo o madaling gawin ang mga bagay sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi po ganon, kundi it makes them possible. Yung mga bagay na ito na hindi natin kayang gawin ng mabilisan o madalian, but it makes them possible because of your and mine faith. Eh, ito si Corinthians, 2 Corinthians 5:7. I will walk by faith even when I cannot see. Ibig ba sabihin pwede kang maglakad sa pananampalataya nang wala kang mata? Trivial yung tanong yan. Ah, trivia yan, trivia. Ano kaya ibig sabihin ni ano diyan ni Pablo? Siguro bahala ka na, Pastor Abner, mag-explain ang konteksto niyan, yung I will walk by faith even when I cannot see. Kasi kung ililetra mo yan, sasabihin mo, ako naglalakad sa pananampalataya, nakapalob ako sa pananampalataya kahit wala akong mata. Okay. O pangkita. O kinikita. So, tingnan natin yung contrast ng faith sa kanyang excellence. Kasi dito yung makikita natin maganda yung ating title na pinag-aaralan. So, what is excellence? Excellence is more of attitude. Tandaan po natin yun. Pag sinabi mong excellence, it's more of attitude. Pag sinabi mo namang faith, unang-una, tumutuko yan, it is connected to God's salvation that you cannot earn. Ang sabi po ni Pat Lilley, kinuha ko rin po kay Mr. Google. Sabi niya, excellence is the gradual result of always striving to do better.
Sige, mabibilisin ko na para mahirap po magtagal ako. So, let's study Matthew 5:16 in the context of chapter 5 regarding to live out our faith. Ano po ba ang pinaka-context nito ng 5:16? Nandun po yan sa buong chapter 5. Ngayon, ang sabi roon ni Jesus sa 16, dumiretso tayo, in the same way, let your light shine before men that they may see your good works or good deeds and praise your Father in heaven. Kapag ang ilaw mo, nagliwanag ka sa lahat ng tao, hindi ikaw yung pinupuri. Hindi ikaw yung ino-honor. Hindi ikaw yung binibigyan ng parangal. Ang mundo, ganun po yan. Pag sila po ay may ginawang maganda at mabuti, ang gusto nila, makita sila ng lahat ng tao, ang kabutihang ginawa nila. Pagkatapos, sila yung pupurihin. Kaya kay Jesus, hindi ganun sa kingdom living, sa kingdom of God's discipleship. Pag gumawa ka ng buti, if you do good things, good works, good deeds, it must be your Father in heaven be glorified and be praised. Amen po ba? Okay. So what light should shine before men? Ano po ba ang dapat na makita, na ilawan, na nagliliwanag sa lahat ng tao? Yun po sagot ko, your good works. Pastor, bakit hindi faith? Mamaya na yun. Dadating tayo dyan. Pero doon, primarily, sa Matthew chapter 5, verse 16, ang dapat makita na ilaw doon, na nagliliwanag sa lahat ng tao, it should be your good works. Because you have faith, you have salvific faith, but you are bad in your GMRC. You cannot do good works that men could see your light that shines. Okay? What must be seen by men in us? Alam nyo, para lang akong abogado eh, na abogado eh. Inuulit-ulit ko lang mga tanong ko eh. So, in order that men may praise your Father in heaven, men must see your good works. Dapat makita yung good works mo. Ayon doon sa iyong pananampalataya, according to your faith in God or in the Lord Jesus Christ as your Messiah. Alam niyo po, ang kausap ni Jesus dyan, mga alagad at mga Israelita, mga scribes at mga Pharisees. Lahat yun naniniwala na meron silang pananampalataya sa Diyos. Subalit, hindi makita ni Jesus yung mga pinaggagawa ng mga taong to sa kanilang buhay. So, tinuruan sila ni Jesus. Tingnan po natin patuloy. So, what are the good works that should light and shine before men? So let me read Matthew chapter 5 from Amplified Bible. Let your light so shine before men that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. My dear friends, yung tinatawag po lang yung Matthew 5:16 doon sa mga NIV, King James Version, New Living Translation, etc. Yung good works dito, ang sabi ng Amplified Bible,
yung good works doon, your moral excellence. Eh, alam niyo po, meron nga akong nakausap na babae, no? Eh, itong babaeng to, napasakay lang ng taxi driver, eh, pambihira naman, lumaki kagad ang tiyan. Eh, ang sabi kong ganun naman sa kausap kong isa, sabi niya naman, oh, okay lang sa akin yan, kahit lumubo tiyan yan, bihira. Ganun lang kabilis. Kaya tuloy ang driver eh, nasasabihan, basta driver, sweet lover. Kaya, sabi ko doon sa isang ungas, sorry ah, for the word. Sabi ko gano'n, alam mo ang mundo, tsaka niya baliwala yan, okay lang yan. But in Christianity, most especially you are saying and acknowledging that you are Christ's disciple, baloni po yun. Kailangan ni Jesus yung moral excellence natin sa discipleship. Basahin niyo po maigin yung buong chapter 5 hanggang chapter 7, mababasa niyo na ito ang hinahanap ni Jesus. Yung your praiseworthy, yung kapuri-puri ang dapat mag-ilaw na magliwanag. Yung ilaw mo magliwanag, yung at upang ma yan yung tinatawag na kapuri-puri mong mabuting gawa. Noble. Ibig sabihin, you are very good and excellent. Iyan po ay sa Bereans. Sa Book of Acts, mga chapter 17, sabi nga na doon, ang mga taga-Bereans, pag nagbasa na, pag si Pablo nagturo, nangaral, tinitingnan maigi, sinusuri, ini-examine ng mga Bereans. Kaya ang sabi po roon sa Book of Acts, Bereans are noble in character. And good deeds recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Pag meron po tayo sa ating pananampalataya, ay makitaan po tayo ng mabuting gawa, yung tinatawag moral excellence, sabi ng Amplified Bible. And your praiseworthy and your noble and good deeds, nare-recognize nila at ino-honor nila at pinupuri nila at niluluwalhati nila ang ating amang sa langit. So, yan po, the light that shines before men according to Amplified Bible is your moral excellence, praiseworthy, noble character, and good deeds. So, meron kaya tayo niyan? Dalangin ko sa biyaya ng Diyos, ma-attain po natin yung sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 16. At sinasabi at paliwanag ng Amplified Bible para sa ating lahat. So, it's not my opinion. It is the Amplified Bible translation ang nagwiwiga nito in verbatim, word for word, understanding. What are the results of being the light that shines among men according to Amplified Bible? Men, here are the results of your light that shines among men. Men recognizes your Father. Men honor your Father. Men praise your Father. Men glorify your Father who is in heaven. Sa lahat ng mabuti mong ginawa at mabuti kong ginawa, dapat ang makita, hindi po ikaw, hindi po ako. Kundi, ang Diyos ang dapat ma-recognize, ma-honor, ma-praise, ma-glorify. Amen po ba? Parang mahirap na mga, daliri ninyo ah. Hindi ko kayo pinapagalitan, ha? Sineshare ko lang sa inyo yung ano neto, yung ibig sabihin ng yung you live out your faith, ha?
hindi ako nanenermo, nag-exegete lang ako, nagaano ako, nag-hermeneutics para dumating tayo sa magandang pangunawa. So, sabi nga po ni Booker, ni Washington, doon kay Google, excellence is to do a common thing in an uncommon way. Thus, to live out in your faith is to live in excellence that is beyond your faith. Hindi nito. Mayroon kang pananampalataya, but you need to live in excellence that beyond your faith. Kaibigan, mga kapatid, late bloomer po ako nung nag-aral ako. Mabira, saka ko lang natutunan na ang kahalagahan ng pag-aaral at kaalaman nung ako po ay maborn again. Kasi nung wala pa ako kay Jesus, school bukol lang ako. School bukol. School bukol lang ako eh. Pero nagkaroon ako ng pananampalataya kay Jesus. Nagkaroon ako ng pananampalataya na kailangan ko mag-excel sa pagkaunawa ko sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan mag-multiply yon sa buhay ko. Eh naman po dapat talaga para din sa ating lahat. Kasi kung pag-aaralan mo, sinabi ni Peter sa 2 Peter, mga chapter 1, mga verse 2, eh sabi doon, may the grace and peace within you be multiplied, grow, may abounds through the knowledge of God the Father and of the Lord Jesus Christ. Para lumago pala yung ating masaganang biyaya at ating kapayapaan sa buhay, yung nandyan na sa iyo, magmumultiply yan pag lalong lumalago ang pagkakilala natin sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. So, meron ka ng faith, nag-i-excel ka pa. Mas gusto ko po yun. Kesa sa meron ka ng faith, stagnant ka. So, the immediate context of Matthew 5:16 is the Sermon on the Mount. Yan po talaga ang pinaka immediate context niyan. Yung Sermon on the Mount. Kaya yan, sinabi doon why Jesus spoke this words because primarily Jesus was teaching about the kingdom of God to Sermon on the Mount. Ginagawa niya ng alagad ang mga taong nakikinig sa kanya. So, yan po ang pinaka-konteksto niyan. So, the context of Matthew 5:16 is within the discipleship in the kingdom of God. Bibilisan ko na lang po, hindi ko nag-anong ipapaliwanag sa iyo kasi tatagal tayo. So, the Lord Jesus is in Matthew 5:1-16 begin his sermon on the mount with positive emphasis on righteousness, character, and the blessings that it brings to the life of the followers, not a negative criticism of the scribes and Pharisees. Nangaral siya hindi para tuligsain ng mga Pariseo at mga eskriba. The Pharisees' minds, kasi ang minds, ang framework ng mga Pharisees ay ito. The Pharisees' minds, framework and teaching that righteousness was an external thing. External thing, a matter of obeying rules and regulations, and they measured righteousness by praying, giving, fasting, etc. Masama po ba yan? Hindi po masama yan, pero hindi yan ang good works na hinahanap ni Jesus dyan. Ang hinahanap ni Jesus na good works sa kanila, righteousness na yan, ay hindi po sa external.
Paano, how do they show their faith through their internal, moral, noble, praiseworthy excellence? Kasi kahit naman sino, pwede naman magmanalangin, mag-pray, mag-give, di ba? Mag-fasting. Alamin nga ang alam ng pastor, ginagawa lahat yan. Pag para super pastor, super galing, pag nakagawa ng tatlong bagay na yan. Pero pag nagkasala, wala rin. Humihina ang buhay nila. So in the Beatitudes and the pictures of believers, Jesus described Christian character that flowed from within. Galing sa kalooban, sa loob-looban ng kanilang pagkatao. So the Bible exposition, ito po yung Bible exposition commentary ng New Testament in Matthew chapter 5, 1 to 16. Ito po ang pagkasabi po ng Bible scholars doon sa Bible exposition commentary, quote and unquote. Imagine that you are in the midst of multitude and listening to the discipleship kingdom teachings of Jesus and how you and the crowd attention was captivated on Jesus when he uttered his first word, blessed. Alam niyo po sa Grego, ang salitang blessed po ay nasa plural form, makarioi. Pag nasa singular ay makarios. Pero pag ito po ay nasa plural, makarioi. Pag talagang tinranslate nito, literal translation, ang salitang makarioi o blessed ay sobra-sobrang umaapaw na hindi tumitigil na kaligayahan sa buhay. Pwede kayong mangyari sa iyo at sa akin yan? Ha? Yan po ay sa Greek. Eh, tingnan po natin sa Latin. Maglalatin tayo ng konti ayon sa napulot ko. So the Latin word for blessed is beatus. And from this comes the word beatitude. This was a powerful word to those who heard Jesus that day. To them, it meant divine joy and perfect happiness. Paano ka mga kapanampalataya doon sa sinasabi ni Jesus na blessed, makarioy, o tinatawag na beatus? Eh, unang-una, yung mga tagapakinig niya, mga self-righteous na Pharisees at scribes, mga destitute na mga tao, malaki problema sa kakainin araw-araw. May mga sakit, nagugutom, nauuhaw, walang pakialam ang gobyerno, walang pakialam ang mga politiko sa panahon na yon, walang pakialam ang mga religious leaders sa panahon na yon sa mga ganitong tao. So paano kung ikaw ay nandun doon, tagapakinig ka, paano mo masasabi, totoo ba ito? Na yung blessed na to ay yung makarioy na ito, yung very happy, I'm happy, too much happy, full of happiness, nga hindi napuputol, hindi tumitigil. Eh, mangyayari ba to sa akin? Ito nga buhay ko, wala akong makain, wala nga akong ayuda sa pandemic eh. Tapos sasabihin sa'yo, maapaw na kaligayahan ang ibibigay sa'yo. My dear friends, si Jesus lang ang nangako ng ganyan sa kanila. Kaya nga, ang sabi dito ng Bible Exposition Commentary, the word was that used for humans. It described the land of joy experienced only by the gods or the dead. Nararanasan lang yan ng mga Diyos. Kung sino man mga Diyos yan. Ng maraming Diyos at ng mga patay. Sila lang ang pwede makaranas ng kumpleto maraming kasiyahan na hindi napuputol. So, blessed implied an inner satisfaction and sufficiency that did not depend on the outward circumstances
for happiness. This is what the offers, what the Lord offers those who trust Him. Mga kaibigan, mapalad ang nagugutom, masayang-masaya, at sobrang masaya ang mga nagugutom at nauuhaw. Pwede po ba yun? Sino sa inyo nagugutom at nauuhaw na walang makain, walang ayuda, walang pera, walang pambili? Sasabihin nyo, ang saya-saya ko. But Jesus was telling them, if you have faith in me, I will bless you so much. Not only in this life, but the coming of the kingdom of God or the kingdom of heaven. Be joyful and rejoice, for you will receive too much happiness to what I am promising to you. Blessed implied the inner satisfaction and sufficiency that did not depend on outward circumstances for happiness. This is what the offers those who trust Him. Kaya nga sabi ko kay Pastor Abner, Pastor Abner, sabihin mo, 36 years in the ministry without pension. Pwede ba ako maging masaya? No? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! 36 years ako na ministry, walang pension, walang pambili ng kurtal. Di ba? Pwede po ba yun? But of course, I'm happy, I'm satisfied, I'm joyful because the Lord has promised me that God, that He is my divine provision in everything in my life. Okay? So one of the teachings in the Sermon on the Mount is about the blessed or beatitudes of the Matthew chapter 5, verses 16. It describes the attitudes that ought to be in our lives. And there are four attitudes that describe here. Ano yun? Sabi ni Jesus, oh, naunawaan nyo ba ang sinasabi ko? Hindi po namin maunawaan eh. Sige, tuturo ko sa inyo, sabi ni Jesus. And let me show you the connection of Matthew 5:16 to the Sermon on the Mount by the Bible Exposition Commentary. Dito ko gusto ipakita sa inyo, ayon dun sa Bible Commentary. Ano yun? This is not a mere opinion, but the understanding of the scholar. Yung sasabihin ko po sa inyo, hindi ko po yun opinion. My dear friends, kasi kung opinion mo lang yun, without a sufficient evidence from the Word of God, it will still an opinion. Hindi dito pwedeng katanggap-tanggap. Our attitude toward ourselves. Tingnan po natin kung ano. Iputulin ko na dito. Bibilisan ko na. Ayaw ko ng ano. Kasi alam nyo po dito. Sinasabi lang naman dito ni ng pangunawa ng Bible scholar na to. Sabi, ito, sarili kong gawa to, pero galing sa karunungan niya. Hindi ko po... Galing po yan sa karunungan niya. Pero sarili kong ano yan, nag-filter na yan sa utak ko. There were variants in understanding to be poor in spirit. In Matthew's account, poor in spirit is to be humble. But in Luke's account, it is, tawag dito, ano yung sa Luke's account? It is literally of being poor in life. Alin nyo, kasi si Matthew, medyo kausap niya kasi mga religious masyado ng mga tao katulad ng mga Hudyo at Israelita. Pero si Lucas, ang listener niya, mga hintil at pagano. So, kay Lucan, account, ang poor in the spirit is poor. Poor talaga. Kay Matthew, sa kanilang pagiging religious. Nananampalataya sila sa Diyos. So, ano lang po ang sumatotal nito? Kasi dais ni Jesus na ano man ang kondisyon ng iyong buhay, no? Manindigan ka sa iyong pananampalataya. But why? Because for God has promised you that He will alleviate your life from being outcast to live more happier in the kingdom of God. So we need to know ourselves, accept ourselves, and try to be ourselves to the glory of God. Tanggapin natin muna ang katotohanan. Ito ko.
Kasi mas mahirap pag hindi mo matanggap kung sino ka at ano ka at anong kalagayan mo sa buhay. Eh pag kinumpara mo na sa sarili mo diyan, todas ka. Sabi nga ng Romans 12:3, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. So, wag mo susukat ng ibang tao na para kang lasing. O para kang nakainom. No? Maging mabuti kang tagahatol ayon sa sukat na ibinigay sa iyo ng pananampalataya ng Diyos. Yan lang yun. So, our attitude towards sin. Ngayon, isasummarize ko na lang to. Ang attitude towards sin, wag po, pag tayo po'y nagkakasala, wag po natin tatago yung mga kasalanan natin, wag natin iyayabang. Para bang akala mo, eh, hindi. Talagang lahat ng tao nagkakasala. Of course. But in the kingdom of God, hindi po ganun ang kalakaran. Pag ikaw nagkakasala, aminin mo nagkasala ka, at pagkatapos, mag-submit ka sa Diyos. Alam niyo po, ang pagiging meek o meekness is not weakness. Kailangan, para kang kabayo na makapangyarihan, malakas, matibay, pero binasag ka ng amo mo. Sigurado ko po, yan yung power under control. So, our attitude toward our sin. Kailangan po, wag na po natin yung tinatago, iniyayabang, ipinagmamalaki. Bumaba tayo at sumunod tayo sa Diyos. Okay? Our attitude toward the Lord. Itong outline na to, hindi to galing sa akin. Galing to sa kanina ko pa sinasabi sa iyo na Bible commentary. So, bilang Kristiyano, as Christian, we should receive God's mercy as we trust Christ. Ngayon, kung tayo nakakaranas ng masaganang biyaya ayon sa ating pananampalataya, eh, matuto rin naman tayong i-channel yan. We need to channel that in a troubled world, yung God's mercy saka purity and peace. Okay? So lastly, our attitude toward the world. Ang sabi po rito, quote and unquote, verbatim, word for word, kinopya ko po sa scholar na to, sa Bible Exposition Commentary, sabi niya, it is not easy to be a dedicated Christian. Our society is not a friend to God, nor to God's people. Whether we like it or not, there is conflict between us and the world. Why? Because we are different from the world and we have different attitudes. Kaya hirap makisibagay sa kanila at makisama. Hindi rin po ako tumatagal sa kanila. Hindi ko kaya po ang style nila. Personally, ako po ganun. Kahit pilitin ko sarili ko sa kanila, hindi ko talaga magawa kahit marami pa kami. Ang gusto ko, si Pastor Abner lang kasama ko. Okay na ako. Saka si Pastor Jerry. Yeah? Masaya na ako dyan. Okay. Tuloy tayo. Ayan si Jesus. So para si Pastor Abner talagang matyaga na nagdi-disciple sa cyber. How can we live out our faith through the days of our life? Kasi yun ang pinag-uusapan natin eh. Yung living, to live out our faith. So how can we live out our faith through the days of our life? Kasi sabi ni Webster Dictionary nga na kailangan doon sa circumstances narurong ka, dapat hanggang sa mamatay ka, hanggang sa period of life, nandoon ka. Hindi yung biglang nagbago ang kaisipan mo. Di ba? Baka hindi pananampalataya yan. Bunga nga lang yan. Make an effort to add to your faith. Kailangan po kasi, Pastor Danny ha, ako nananampalataya kay Jesus. Ha? Kay Jesus lang talaga ako nananampalataya. May buhay na walang hanggan ako na ibinigay siya. Hindi ko to in-earn. Talagang yung libre yung binigay sa akin. Okay. Pero, sapat na ba yun? Siyempre, sa mundong to, lalakad ka. Marami kang makikita, marami kang mga kasama. Diba? Mismo nga yung misis ko, minsan sasabihin sa akin, pastor ka pa naman, ganyan ka magsalita. Ibig mo sabihin, porque pastor ako, hindi na ako pwede magsalita.
Yan ang mahirap naman sa inyo. Amira, sobra hindi naman ang iyong standard para sa akin. Bakit? Nakita mo na ba talaga si Jesus sa buhay ko? Di ba? Eh, kailangan, kaya nga meron tayo dadagdag sa ating pananampalataya. Ano yun? Sabi ni 2 Peter 1, chapter 1, verses 5 to 8. Ito po pagsabi sa New International Version. Ano ang sinasabi niya? For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Meron ka palang idadagdag sa iyong pananampalataya. Okay, ligtas na ako. O sige, may dagdag mo. Eh, ang kaligtasan libre, walang bayad, under grace. Pero meron kang dapat idagdag sa iyong pananampalataya. Yung ano yan? Goodness, kabutihan. Doon sa kabutihan, kaalaman, mabuti ka nga, wala ka namang alam. Iginugoyo ka lang. And through and to the knowledge, self-control. Kahit galit ka na, kailangan mo ng self-control. O. Sa self-control, kailangan mo ng perseverance. Eh, puro fruit of the Holy Spirit halos ang pinag-uusapan dito eh. Di ba? And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Sabi ni Peter, for if you possess these qualities in increasing measure, talaga, lumalago ka dyan, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, yung ilaw mo na nagliliwanag ayon doon sa yung pananampalataya kay Jesucristo ay lumalago ng lumalago. Maniwala po kayo sa hindi, magiging productive ka, magiging effective ka. Kasi kapanipaniwala ang iyong pananampalataya sa iyong buhay sa harapan ng maraming tao. Ikaw mismo nagiging gospel. So life application. Yan. Yay! Matatapos na tayo. Your excellence in moral character is more important in the kingdom of God's discipleship. Tandaan niyo po yan. Ha? Yung tinatawag na moral excellence, yung character natin, yung moral character natin, is more important in the kingdom of God's discipleship. Di dapat sana, hindi na nagtuturo si Jesus kung pasok na pasok tayo dyan. Kaya si Jesus nga, kinumpara niya pa nga yung mga braut ng mga Pharisees sa scribe. Ngayon sabi niya, unless you exceed the righteousness of the Pharisees, you cannot inherit the kingdom of God. Pero mismo yung mga Pharisees, kung tutuusin, sabi ni Jesus, doon lang tayo sa external righteousness, baka hindi kayo pumasakal sa ano, Pariseo. So, your noble character is your good works, your good deeds, that light shines before men. God's righteousness that is in you is your light that shines before men in order that they may honor and glorify your Father which is in heaven. Wow. Sabi ni Jesus, tigaan muna tayo, masyadong huminga muna tayo. Dito sa langhangin, dito sa tabing dagat, parang nasasakal na kayo. No? Ngayon, sabi ni Daniel 12:3, ha? Alam niyo po, hindi kayo naging megastar, hindi kayo naging superstar, hindi kayo na star of all season, di ba? Pero, sabi ni Daniel, pwede ka ngayon maging star at ang pagiging star mo, marami, hindi lang isa. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. So hindi ka lang nag-iisang star, marami kang star. Kaya hindi ka lang may isang tatak dito ni teacher. Shine like stars in the universe, sabi ng Philippians 2:15. Ha? Ngayon, live out your faith. Be noble and excellent in your character so that your faith may shine before men and men may see your good works and they may glorify your Father
which is in heaven. Give out your faith and spend it to the rest of your life for the glory of God. Ito ka na ngayon. Ito ko. Ito ka. Naglalakad ka na ngayon. May open Bible. Ano sabi rin sa kapyo sa ilalim? Ha? The disciple of Christ is willing to live out his faith the rest of his life to be destined himself to the foot of the cross. Maraming salamat po, Pastor Arnef.